What's up, mga kapatid? This is Jovi Ray's vlog at welcome back sa aking channel. Hi, this is Joven Reyes Vlog and welcome back sa aking channel. For today's video, pag-usapan natin kung ano nga ba ang maganda, murang cat litter para sa ating alagang pusa. But before we start, make sure na nakasubscribe ka na sa aking channel at click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa aking newly uploaded videos. And don't forget to share and like this video at mag-comment ka na rin kung meron kang tanong tungkol sa pag-alaga ng pusa. Without further ado, i-review na natin ang matagal na namin ginagamit na cat litter. Ang cat litter ay isang napakahalagang bagay para sa ating alagang pusa dahil dito sila nagdumudumi at umiihi. Ang litter na ginagamit namin para sa aming mga alagang pusa ay ang chicken feed o ang chicken crumbles. Kailangan lang itong haluan ng baking soda para magkaroon ng magandang mixture para pwedeng gamitin alternative na cat litter para sa ating alagang pusa. Ang alternative na cat litter na ito ay napakamura at napakatipid dahil mura lang ang baking soda at ang chicken feed na mabibili sa feed store, home stores at sa mga farm. Ang baking soda ay nabibili namin ng 20 pesos ng kalahating kilo or ang isang kilo naman ay 40 pesos. Ang chicken feed naman or ang chicken crumble ay nabibili namin ng 28 pesos per kilo. Sa paggamit ng chicken feed o ang chicken crumbles, nakagastos kami ng 248 pesos para sa limang pusa. Kaya kung gusto mong makatipid sa cat litter, pwede mo rin itong itry para sa iyong alagang pusa. Ano-ano naman ang advantages sa paggamit ng chicken feed o ang chicken crumbles? Ang unang advantage nito ay ang scoopable. Scoopable kasi madali lang kuhanin ang kanilang ihi at ang kanilang dumi sa litter sand na ito. Ang pangalawang advantage naman nito ay ang clamping. Clamping kasi pag sila ay umihi o pag dumumi sila ay tumitigas ito. Ang pangatlong advantage naman nito ay odor controlling dahil ang chicken feed ay nag-absorb ito ng liquid. Pang-apat na advantage sa paggamit nito ay is not as dusty. Ayan, so pag ito ang gamitin mong cat litter, hindi siya masyadong nagpo-produce ng alikabok sa loob ng tahanan. At ang panglima ay it is also biodegradable. Ayan, so pag marumi na ang iyong cat litter na chicken feed o ang chicken crumble ay pwede mo na siyang i-dispose ito sa iyong backyard o pwede mo itong gawing pataba o sa mga halaman. Ang disadvantage naman sa paggamit nito ay feed can attract bugs and mice. Sa experience namin, hindi naman na-attract ang mga bugs o ang mice na pumunta sa cat litter na ito dahil sa loob naman ng tahanan namin nilalagay ang kanilang cat litter box. At ito naman yung advantage sa paggamit ng baking soda. Ang una ay its natural deodorizer. Ayan, so ang baking soda ay nakakatulong para malisin yung odor o bad odor na nanggagaling sa cat litter. At kung tatanungin nyo naman kung safe ba sa mga pusa ang baking soda ay oo, very safe po ang paggamit ng baking soda sa cat litter dahil ang baking soda ay non-toxic. At ang pangatlong advantage sa paggamit ng baking soda ay it can help to absorb the urine odors. At yan nga yung disadvantages at advantage sa paggamit ng chicken crumble o ang chicken feed mixed with baking soda. At ngayon naman, tunghayan natin ang aking simpleng video kung paano ang tamang mixture ng baking soda at ang chicken feed o ang chicken crumble.
nga kung paano ang tamang mixture ng chicken feed o ang chicken crumble mixed with baking soda. Maganda ang paggamit nito dahil bukod sa matipid at murang mabibili sa mga bilihan, ito ay biodegradable at environmental friendly. Maganda ang paggamit ng biodegradable at environmental friendly na cat litter para sa ating mga alagang pusa para manatili silang malusog. Bukod kasi sa mga nabibili nating mga cat litter sa mga pet shop o pet store na mahal at ito ay nakakasama pa sa mga kalusugan ng ating mga alagang pusa. At kung gusto mong malaman yung mga advantages at saka disadvantages sa mga ibang cat litter, yung link ay ilalagay ko sa description para malaman mo kung ano yung magandang cat litter para sa iyong alagang pusa. Before I end this video, gusto ko muna magpasalamat sa patuloy na nanonood sa aking mga videos at sana patuloy niyo pa rin po kaming suportahan sa mga panibago naming mga videos na gagawin pa namin. At maraming salamat din pala sa mga newly subscriber namin at malapit na rin nga po natin ma-reach ang 6,000 subscriber at dahil sa inyo, makakamit natin ang tagumpay na ito at nagkakaroon po kami ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang YouTube channel na ito. Gusto ko rin magpasalamat sa mga good feedback at mga magagandang comments sa pagpo-post namin sa social media account namin. At sa patuloy na panonood mo ng ads at hindi pag-skip nito ay nakakatulong ka sa maintenance ng aming mga pusa. I hope na nag-enjoy ka sa video ito at kung meron ka pang gustong malaman tungkol sa pag-alaga ng pusa, please comment down below para magawan ko ulit ito ng video. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye! Ito yung behind the scene while I'm taping inside our room. Ayan. So, tulog na tulog sila. Naingayan ata sila sa akin. Thank you for watching. Ayan. Say hi, mga babies.